tumulong ka, tapos ginamit sa kung saan, eh wala na. Eh, nagtiwala ka eh. Hirap sa atin, marupok. Huwag ganon. Ange Igno, kuya, anong course po ba ang kinuha nyo? Tapos anong naging trabaho nyo po? Sana manotice. Love from Manila. More power. Ang natapos ko ay BS Commerce, major in internal auditing. Naks, mga talino. Sa FEU Manila. Let's go. Let's go, Tamaros. Let's go. Katie or Katie Potsky, not helping them is helping them. Tama, kasi meron nga tayong kasabihan na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Hello guys, so today is Sunday. Sorry naputol na yung video dun kagabi sa party. Masyadong nag-enjoy. So, ako yung maglalaba muna at wala nang ibang araw. Tapos, para ano tayo multitasking? Magmumow tayo ngayon kasi nga Monday bukas. Kasi bukas collection na naman ng basura. Para makuha na yung mga grass clippings. Ayan, tapos, yun nga tayo yung magmumow bilang mo. Magmumow ng lawn. Ang tirik ng araw pero hindi na kasi pwede pagpabukas guys. Kaya gagawin ko na to, bahala na. Magsombrero na lang. And then, afternoon, magano ako. Babrasin ko yung rug. Kaya pansin nyo, wala yung rug dito, yung malaki. Kasi, basta ang dumi niya. So, babrasin ko, tapos lalagyan ng downy. Basta, para mabango, tsaka malinis. Tapos tara, tapon ko muna tong mga basura. Ito yung mga kahon ng mga pinagkukulab ko sa mga brands eh. Wait, what? Grabe, sobrang tirik nung araw. Parang sakit sa balat. Tara mag-ano tayo. Papalit ako ng damit, I mean. Tara, mabilis lang. So maglo-long sleeve lang ako kasi sobrang init. Tsaka ano, baka umitim masunog yung balat ko eh. Wow. So ayun na nga guys, change outfit tayo. Para ano, kasi araw eh. Grabe ang ginit! Ano ba yun? Anyway... A few moments later. So ayan guys, tapos na ako mag-mow. Ngayon, lilinisin ko tong rug. Mabilis lang sa scrubbing ko kasi madumi siya. Wait lang, ma'am.
what's up guys? Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my journey here. So kung ganun yung mga content na gusto mo, or kahit hindi mo gusto, sana masuporta mo tong channel na to by clicking the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago akong videos. So sumasagot ako ng mga comments dun sa previous video. So simulan na natin, wag nang patagalin at you know, para hindi masyadong mahaba yung vlog. Pipili lang ulit tayo kasi medyo madami yung comment, pero maraming salamat sa mga nagpadala ng comment. Una, Pinay Travel RN. Hi Vince, para sa akin hindi dapat obligasyon kasi may sarili-sarili tayong buhay, pamilya at gastusin. True. Pero pag may emergency at pag may extra ako, ay nagbibigay ako. Sa Pilipinas, kakaiba kasi yung mga hindi mo kilala eh. Bigla ka nakikilala. Huwag nasa ibang bansa ka na, tapos bigla ka nalang hihingyan. At i-convert pa nila sa peso at sasabihin, eh kayang-kaya mo yan. Na ang akala nila ay pinupulot mo lang yung pera dito. Tapos sasabihin ka pang madamot o mayabang pag hindi mo sila napadalan. Totoo, may mga ganyan talaga guys. Ano tawag dito, kumbaga sa botohan, absentee voting, tapos biglang mag-show up, ano ito? Biglang tropa pits. Yung mga ganyang, hi Vince, mga ganyan, parang kinakabahan na ako buksan. Hindi, joke lang. Pero hindi, tama to si Pinay Travel RN, may mga ganito talaga. Tapos ko-convert pa nila, sasabihin, eh kaya-kaya mo naman yan eh, may patago ka. Di ba? Ano ba yan? Pero syempre, kung emergency, tapos immediate family mo, di ba, why not? Pero makikita mo, nanghiram na sa'yo, tapos makikita mo, nag-shopping pa eh. Talo ka pa. Talo pa yung nagpa-utang. Anyway, Gaisel Mendiola. Hi, Sir Lodi. Hello, Gaisel. Kahit nga ako, kahit nasa Manila lang din, nasa province family ko, always pa rin ako nagpapadala or tumutulong kasi it's part na eh. Di ba po? Kasi di mo rin sila matitiis kasi family mo yun eh. So whether kahit nasa ibang bansa o kahit saang parte ka man ng mundo, dapat matuto ko pa rin tumingin sa pinanggalingan at tumulong kahit di mo family or family mo man. Hehe, ang bait naman ni Gaisel. Nux. Wala lang po, just saying. And good luck po Sir Lodi sa pagbabalik po sa office niyo. Thank you. Basta stay safe po lagi and God bless. Oy, thank you so much Gaisel. Tama naman yun, Gaisel, kasi di ba nasa kultura naman talaga natin na talagang tumulong. Pero, syempre, iisipin mo rin yung pangangailangan mo. Paano naman, baka hindi nila alam na ikaw, kinakapos ka na. Hindi porke, kunyari, nandiyan ka sa Manila, tas sila sa probinsya. Alam ko yun eh, may ganong thinking eh, na kapag, kunyari, di ba lumaki ka sa probinsya, lahat nung family mo na sa province, then pag pumunta ka sa Manila, alam ko may thinking sila na, buhay Manila, parang ganyan. Kasi may nakapagsabi sa akin before, marami-rami rin, so siguro ganun talaga. Same goes with sa mga Pilipino na nag-work abroad, ganyan. Akala nila talagang naliligo sa pera yung mga tao dito or sa ibang bansa. Pero hindi nila alam yung mga sakripiso ng mga kapamilya nyo na nasa ibang bansa. Kamustahin nyo naman, hindi yung kakamustahin lang pag ano, pag may kailangan. Hindi ko nilalata, pero yun lang din yung mga naririnig ko sa mga ibang tao. So, John Del Di Mayuga, okay naman po yan Sir Vince, basta ang binigay mong tulong sa kanila, hindi nila sasayangin sa wala at choice mo pa rin tumulong at sana wag nila gagastahin sa walang katuturan ng mga bagay yung ipapadala mo sa kanila. Tama, ganyan kasasabi ko lang, yung nanghiram sa'yo, tapos mamaya makikita mo sa Facebook o sa Instagram, nag-shopping, talaga ba? Ako nga hindi makapag-shopping. Ang opinion ko lang po, yung ibang kamag-anak, kung masyado nang dependent at panahingi na lang kada buwan, ay hindi na po tama yon. Dahil may sarili ka rin pong problema dyan at mas malaki po ang gastos dyan. Totoo. Ang pangit po kasi sa kultura ng Pinoy, kapag nalaman nila na nasa ibang bansa ka na, akala nila sobrang yaman mo na. Kahit tumulong ka, may masasabi pa rin sila. O kaya kapag hindi mo sila napagbigyan, may nasasabi pa rin at baka sabihin pa nila nagmamalaki ka na. Pero hindi ko po nilalaan ng ganyang klase ng Pinoy at kamag-anak sa Pinas. Sadyang real talk lang po, ehehe. At the end of the day, choice mo pa rin kung tutulong ka o hindi. Nasa kanya-kanyang perspective na po ng tao dahil aminin po natin at i-accept na hindi lahat ng tao mag-a-agree lahat sa sinasabi natin. Peace! Yon lang idol, hehe. Very well said, John Del Di Mayuga. Natumbok mo, brah. So, yun. Nasabi niya na, wala na kayo comment doon kasi tama naman lahat ng sinabi niya. Nasa sa'yo naman yung kung tutulong ko o hindi eh. Tumulong ka, tapos ginamit sa kung saan, eh wala na. Eh, nagtiwala ka eh. Hirap sa atin, marupok. Huwag ganon. Jane, 1687.
From Bonwak Paranaque, here we the South Kids. Sana ma-schedule na kami ng interview this year para makapunta na rin dyan. Oh, sige, let's pray for that. Sana makapunta ka na dito. Yon. Ange Igno. Kuya, anong course po ba ang kinuha nyo? Tapos anong naging trabaho nyo po? Sana manotice. Love from Manila. More power. Oy, sa mga bago dito sa channel na to, again, welcome to my channel. So, marami akong videos about paano ako nagsimula maganap ng work. Ano rin yung... Yun, nakwento ko na rin ano yung course ko during college. Pero, para sa mga bago sa channel na to, sige. Ang natapos ko ay BS Commerce, major in internal auditing. Naks, matalino. Sa FEU Manila. Let's go. Let's go, Tama Roush. Let's go. Katie or Katy Potsky. Not helping them is helping them. Tama. Kasi meron nga tayong kasabihan na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Naks. Diba? Ganon. So, tama ka dyan, Katy Potsky. Or Katie. Earl TV. May kamag-anak din naman ako or kami sa Maryland, DC. Di naman nila obligasyon ng nasa Pilipinas. Tutulong sila pero di ibig sabihin na asa kami sa kanila. Mag-abot ng konting pera o gamit, pasalamat pa din kami. Kamustahan nga lang kami. Ha ha ha. Pero pag andito sila sa pinastamang tagay at kwentuhan, okay na. Yon, ganun. Banding lang, okay na. Truly, Earl TV. Diba? Ganun lang dapat. Chill lang, hindi talaga yung ano... Palaging nakasandal. Joke lang. Tama ka dyan, Earl TV. Maraming salamat sa mga naglapag ng comments dyan. Dahil dyan, isa-shoutout ko kayo. So, shoutout kay Danigan, Adam Vlogs 37, Ronel Belza, Mabelco, Nice to Know You, Jinsen Cano, XTN 1020, Shania, Keith M. Lirio, Razel Senining, Mark Carrillo, Ricardo Amistoso, Anteris Igoy Gasparsan, Hi It's Me, Maria Rachel Roman, Ian Atupe, Ronald Caceres, Hapes, Pinoy Abroad Vlog, and JC Armea. Shoutout sa yung lahat. Salamat sa paglapag ng comments. At dito na nagtatapos yung vlog natin today guys. Maraming salamat sa pagstay. At kung tinapos mo yung video, maraming salamat. At sa mga nakasubscribe na, thank you din. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-share mo na tong video. Bigyan mo na rin ng like at para naman mag-like tayo. Like tayo! Yun lang. So, that's it for today guys. Don't forget to follow me on my social media accounts. And I will see you on my next video.